Kapag natagpuan niyo siya, pasabihan ninyo ako upang ako man ay makadalaw at makasamba rin sa kanya. Ngunit nagpakita ang anghel sa panaginip ko at siyang nagpaliwanag. Noon ako nakasiguro. Feliz Navidad! Kumusta ang pagdiriwang niyo ng Pasko? Nakatanggap ba kayo ng regalo? O di kaya'y kayo ang nagbigay? Kagaya ng mga mago ng nakaraang linggo na nagturo sa atin na may koneksyon pala ang ating binibigay sa kung sino ang ating bibigyan. At si Jesus bilang hari ay karapat-dapat mabigyan ng mahalagang bagay na magpapakilala sa kanya. Ang ginto bilang pagiging hari niya, ang mira bilang pagiging tao niya, at ang insenso bilang pagiging Diyos niya. At dahil huling linggo na ng taon, sasama ka pa rin ba sa hari? Handa ka na bang bumangon, panghawakan o iwanan ang mga bagay na nangyari ngayong taon at manatili sa presensya ng ating Panginoon? Makinig tayo at baunin natin ang kanyang mga salita. Praise God! Tuloy pa rin yung Pasko, ano? Ano mang nangyari, still we can really celebrate Christmas because Christmas it's not about us, but it's all about Jesus. So, tuloy pa rin ang Pasko. And yan na, di na kita sa aton last na Sundays in December. Last na lang na Sundays in 2021. Wow! Sana excited lahat sa 2020, by the way. And then excited tayo sa 2021. Okay? Last na yan na topic sa aton series on ang Hari ng Pasko. No, napag-usapan natin sa mga nakalipas na Domingo about sa kan Herodes na minsan gali, may gumansin Herodes sa aton buhay. No, minsan, kita ang nasusunod, kita ang hari. Maganda na check ito. And then, second Sunday, yung wise men. Sino mga wise dito? Yung mga seeker, yung willing to risk their lives. Grabe, ano? Naghirap sila. Hinanap lang nila si Jesus just to worship Him. Yun, per me, amo dapat ang atong desire na madayaw ang Panginoon in everything we do, dapat na-worship ang Panginoon. Maging sa bahay man, maging sa trabaho man, we always seek His presence, we always seek His will so that He will be glorified, He will be worshipped and exalted. And then, last Sunday naman, napag-usapan naman natin ang mga regalo na indaginhatag. Dahil si ito na regalo, ato nakita na amugalian inda pagkakilala kang Kristo Jesus. Wara sinda nagdaran regalo na mga pagkaon, kanaman, lollipop, kay baby pa man si Jesus. But they recognize the baby as king. That's why they brought gold, frankincense, and myrrh. Kaya nagapasabot ito kung sino si Jesus. Of course, He is king. And then frankincense para lang sa Diyos, kasi they recognize as Jesus as God. Dili kay tawo lang, but He is really God. Hari, Diyos, kag nagtuod man sinda na matuod na tawo, nagpakatawo gayon. Kaya may mirror, speak out sa iya pagkatauhanon, kag sa iya kamatayon. Okay? Ano yung pagka-savior? So, importante kayo ito ng mga bagay, kasi ito na tulo na regalo, makikita mo kung sino si Jesus Christ dito. And also, nag-remind sa aton na kung nano ang aton ginahatag or nanon regalo naton kang Kristo Jesus, minsan nagasabi kung sing ano ang pagkakilala naton sa iya. Dahil sa imo regalo, pwede makita kung sing ano ang halaga ni Kristo sa imo buhay. No? Depende sa imo maihatag. Are you giving your best? Pure ba ang regalo mo? No, para kay Lord ba na imo ginahimo? Kasi ang frankincense, para kay Lord lang yon. Ginapausok ito si Lord la, kag san priest. Wala na sin, di ba pa? Yung bang ang aton ba ginahimo, is it really for God or
para sa sarili mo or para sa iba na tao na ma-appreciate ka. Minsan may mga wrong motive na pwede mangyari sa atong mga buhay. But importante ito na regalo naton. Yan na, amuman ina na atong regalo, yung goal, yung best offering. Dapat ihatag ito sa Panginoon. He deserves the best, pure, and then yung siya lang ang madayaw sa atong buhay. And then also, frankincense speaks about holiness. Kaya nga, dun lang yun sa Holy of Holies, ginapausok. We have to maintain holiness. And yung myrrh naman, na willing to die sa atong old self or dati na buhay. Yung pasibuhan no, sa karaan nga kinabuhi. No? Are you willing to live or put to death your old sin nature, your old life? Yun ang sabi ni Paul. So, yun yung mirror na dapat aton man iregalo sa Panginoon na Lord, we're willing to surrender everything. And we want you to reign as King in our lives. Amen? So, kaya yung theme natin or yung ating series ay ang hari ng Pasko. Sino ba talaga ang nagahari sa buhay natin? Amen? Yun ang pinakatanong. Si Kristo ba talaga ang hari? Siya ba ang Diyos? Siya ba ang nasusunod sa imo buhay? So kung siya ang hari sa imo buhay, siya dapat ang may-ari. Amen? Yun lang naman kasimple yun eh. Kung siya ang hari, siya ang may-ari ng buhay ko. Ang anumang meron tayo sa bahay, sa pamilya, everything that we have, kay Lord yun. Kaya kung magsayo man si Lord, bigay mo yan, opo Lord. Kasi sa Kanya naman lahat. Amen. Now, yung pang-apat na pag-uusapan natin, yun ha, si Mary and Joseph. Kasi kasama sila sa story and of course, meron silang importanteng papel, di ba? Sa story ni Jesus. Dili pwede matawo si Kristo Jesus kung waran nanay. Para maging legit gayod, lihiti mo natawo si Jesus. Nagpakatawo gad siya, kailangan maibuntis, kailangan maipanganak. Hali sa tiyan. So, tawo gad siya. Then, of course, dapat may tatay din siya na bagamat dili gayod, tatay niya si Joseph, pero kinahanglan may mga ataman na tatay. No? Family kasi ang gusto ng Panginoon. Sino dito sa inyo mahalaga ang pamilya? Alam niyo ba, dili sa kapanganakan ni Jesus, na ipakita din dida na gaano kahalaga ang pamilya, gaano kaimportante ang pag-upod sa mag-asawa. Napakahalaga para ma-fulfill ang plano sa Panginoon. Kag ang mga tao maligtas. Remember, we are His vessels. No? Garamitong kita sa Diyos na gusto ni Lord maligtas ang iba pa ng mga tao pinaagi sa imo buhay. So, kitaon ta ang buhay ni Mary and Joseph dahil usad sinda sa matahom na example sa aton panahon niya na ihimplosan pagsunod sa Ginoo, pagsunod sa hari. Bagamat matuod na dara-dara nindaan baby na si Jesus kay baby pa man, pero ang matuod sila na sindaan na nagasunod sa Diyos. Sindaan nagasunod sa hari. Ang inda mga desisyon kung ano ang ginasabi sa Diyos. They are actually following God or following Jesus. Following the King. Aminaan aton pag-uusapan niya na, sasama ka ba sa hari ng Pasko? Yan. No, sino dito sa inyo ang sasama or sasama ka pa ba kay Lord ngayong 2021? Baka yung iba, Pastor, pahuway lang sa ako karong 2021, Pastor, ha? Kay magkapoy diyo kaayo, eh. Di ba? Murag uroy na ikibuhat ba, no? Murag, parang, nganong ikapoy man kuno ka? So, maybe, I don't know, may nagpaplano ba ditong mag-rest muna, pass muna ako, sa 2021 kasi hindi muna ako mag-join sa prayer and fasting. Gusto 21 days pala no, sa January. So, but it's true na hindi madali ang pagsunod sa hari. Hindi madaling sumunod sa Panginoong Diyos. Lalo na matibay ka o may aram ka. No? O minsan naman may gusto ka. Na kaya lang, dili among kagustuhan sa Diyos. Ang hirap. Dili madali ang pagsunod sa Ginoo. Kay kinahanglan mo isubmitar ang tanan sa iya. You have to surrender to the King. Kaya nga ni, kung siya ang hari, siya ang may-ari dapat. Pero kung wala kasi na mindset, mahihirapan kang sumunod.
Makita nato nina sa buhay ni Mary and Joseph. An aton passage actually nasa chapter 2 verses 13 and 14 yun ang passage natin kasi one chapter lang tayo sa itong series natin, no? Pero yung part na yun na po yung nag-command si God na, "Hey Joseph, get up or arise." Nangusap si Lord in a dream kay Joseph, yung verse 13 na yon. "Now when they had departed," yung mga wise men, umalis na kasi natapos na tayo doon. Tapos sila na nag-worship, so ituloy natin yung story. Okay, "Now when they had departed, behold, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream, saying, 'Arise, take the young child and his mother, flee to Egypt, and stay there until I bring you word, for Herod will seek the young child to destroy him.'" And so, that night, that very moment, no, they arose and left for Egypt. They took the child and kasama si Mary, his mother. So, they departed. Talagang ginawa nila. No? So, makita mo yung pagsunod sa Ginoo, yung from time to time, maka din naman, maalis, mahalit na naman. Dili ka makaudong. If you want to follow the king, dili kayo nan makaudong ba? San pag, okay na to, magsisettle down ako dito. No. Pag may sinabi na naman si Lord na, "Anak, move ka doon." So you have to move. Ibang tuloy-tuloy ang pagasunod sa Ginoo, dili kay paudong-udong. No? Sabi ni mo katakin, waram pahuway. Would you like to follow the king? Well, tuloy-tuloy ito. No? Mabibiyaan ka kung dili ka magupod. So, minsan madi-discomfort ka talaga. But, let's see. No? Balikan lang natin sandali bago natin i-discuss or i-unpack yung passage na yun. Yun kasi ang word para sa atin ngayong 2021. I mean, papasok sa 2021 yung ipaponder natin. But, balikan ko lang si Mary and Joseph kasi para mas manamnam natin yun. Okay, kasi part na lang yun, last part na yun eh. Natapos na ang mga wise men. Pero bago pa na ipanganak si Jesus, ano yung nangyari sa kanila? Because they are good example sa atin. Okay? So from the very beginning, makita mo si Joseph and Mary, bakit napili sila? Ano? Sabi ko, "Lord, kaya nga sabi, of all women, si Mary ang napili." Kaya sabi niya, You are highly favored. You're so blessed. Grabe, pero there's something din talaga dapat na nakipinili siya, no? Besides siguro sa maganda, actually they were described in the Bible as righteous. No? Of course, nasa linyada sindasan mga Hudyo, Jew, kasi kailangan yun. And royal family, no? David, gano'n. Nasa Matthew, at doon ang linyada ni Joseph. Tapos sa kan Mary naman adi sa Luke chapter 1 arada man nila. No, importante ito. Bagan sa aton man ba na mga Kristiyano na pamilya. Sabihin ang gagamiton sa Panginoon sa pagligtas man sa iba na tao, of course mga anak sa Diyos. But not only that, bagamat they are righteous or pare sa aton declared righteous, but they live a righteous life. Yung bang kita declared righteous in the sight of God because of what Jesus did on the cross of Calvary, we are declared righteous, holy in the sight of God. But we have to live or act as holy. I mean, pangangatawanan natin. Ganun sila. Si Joseph, dun sa Matthew chapter 1, sinabi doon, Joseph is just or righteous. Kaya bisan, nabuntis si Mary, pero sabi niya, dili ko siya sisiraan. Plano na lang niya bubulagan. Pero sabi doon, mabuot siya, matadong siya. Nagakinabuhay na matadong. Yun ang pagkakilala. Si Mary naman, ang sabi doon sa Luke, ay she's a virgin. Pure. Righteous. Malinis. Sabi yun, nagakinabuhay na matadong. Malinis. Aminan makita natin sa inda. Kag pwede natin inairugon. Kasi dili kita pwede makasunod sa hari, magsunod sa Ginoo, na dili matadong ani mo pagkinabuhay. Amen. Because our God is holy. That's why He said, "Be holy because I am holy." God is holy. Amen. Okay, not only that, we can also attest sa mga sa nangyari or
sa storya sa nindabuhay na napaka-faithful nila. No, matadong, pangandua, matinumanon. Faithfulness. Amo man ina ang ginakita ni Lord. Kaya nga ni sa last part baga sabi, well done, good and faithful servant. Okay? Faithfulness is very important kag makita mo sa buhay ni Mary and Joseph. No, si sa tuna pa lang sabi ni Lord, Mary, magbubuntis ka ha. Hala, karaslumbaya ako. Paano ko marhaman ni Joseph ini? Pero sabi niya, Lord, di ko man maintindihan to. Kaya sabi ng angel, don't be afraid, Mary. Ito yung plano ng Panginoon. Pero nasa sayo kung tatanggapin mo o hindi. Pero sabi niya, alright, parang, di bali, ano pa man ang gusto ko? Lord, ang gusto mo ang masusunod. Grabe, no? Kaya makita mo yung pagkamatadong kagpagkamatinumanon. Let your will be done. Be it unto me. So, nangyari, nabuntis. In fact, plano nga ni Joseph Bulagan guide siya. Siyempre, pwedeng, ay, pero Lord, bahala ka na. Di ko alam kung si Joseph, malaki, maiba man na Joseph. Damo man si Joseph. You know, sige lang, basta kay Lord, I know, the best ang plano mo. Ganun lang siya. Tapos si Joseph naman, sabi, ayaw pag ituloy, inanay mo bubulagan. Ituloy mo, asawahon mo gihapon siya. Sunod man si Joseph. Warang pagduwa-duwa. Warang nano ng mga question ba? Makita mo sa hindi na, eto na, nagbuntis na, nagupod na sinda. Sabi dito sa Matthew chapter 1, sa last part na, san inda pag-upo dahil buntis si Maria, wara siya nagdurog, wara siya nag-touch kan Mary. Hasta na nailabas ang baby. Grabe na na. Grabe na na righteousness and faithfulness ni Joseph. Sipo mo, kamuna lang sa usad na balay, aalagaan niya si Mary, pero waraan ay sin-touch. Hindi ka dapat magdurog kay ada si Jesus sa tiyan. Pero upod na sinda. No? Pwede man kunta na, wala man si nakakita Mary. Okay naman si Lord. Sabi, asawa naman kita. Hindi naman. Pero dili pa dapat. Grabe na yung pagrespeto dahil si Jesus ada sa sulod ni Maria. Ayaw. Malinis. Grabe yung self-control, no? Yan ang ani ang mga, di pa nga ni magkatrato, sabi, immune na dayon. Murag uyab. Ang uban po sa Tagalog, malaswang ugnayan. Imyo? Grabe. Yung mga kabataan ngayon, dahil nakikita nila sa mga pelikula, okay lang pala to, okay lang to mga one night stand, okay lang to kahit dili magkatrato, nag-aurupod, basta gusto. Ang iba magkatrato na, kaya amin, grabe, sinda. Pwede nga nikunta kay mag-asawa na, pero wara. Grabe. Amo dapat inano? Amen. Yung mga taga Soul Harvest, matadong kagmatinumanon, ganong katindi si Joseph and Mary. Si Mary, amo man, dili man siya malandi kan Joseph. Sige, nora mo na ko, kiss me. Birthday ko yan na, uy. Diba? Minsan mga ganon ang banatan, no? Pero praise God. Ito sila, napakaganda ng ihemplo. No, example sila sa aton. Tapos, santi ka anako na. Adi na. Ada na ina sa Luke chapter 2 pag isundan niyo ang istorya. No? So, san maati ka na ako na auna no kay iniman si Caesar Augustus nagpatawag sin census o magparehistro tanan na tao sa buong mundo. Tanan na amo na-conquer na mga sa Romano. Damdamo sin na-conquer na mga lugar. Kaya halos sinda may huyot sa buong mundo. Mga Romans. Magparehistro daw. Eh kaya lang, adto sa, pakadto sa Jerusalem. Eh, kung ikaw si Maria, no, kag si Joseph, no, Lord, kagustuhan mo ba ini? Tadi ti ko anakon. Ang biyahe po sina, 150 kilometers, more or less, ha? Sobra pa yung nahali, di pakad sa placer, more than that. Sobra pa pa-esperansa. Mga ganun, layo nun. Sa inda panahon, ang travel, 3 days, pero kay budus pa, hinahinay man la. Maudong na naman. Maihi ako. Pahuyaan naman. Ako'y Joseph. Diba? Maudong na naman. Daka siguro 5 paunong kaadlaw ito na biyahe. Kita mo man nga ni pag-abot dito, wara na sinda na suludan kay puno na san mga tao ang hotel. So na-late talaga sila. Diba? Dili madali ito. E kung ikaw si Joseph and Mary, parang sasabihin mo, Lord,
Nagustuhan mo ba ini na magsunod kami sa ni? But the Bible says in Romans chapter 13 that we have to submit to the governing authorities. Okay, magsunod. Nagsunod sinda. They submitted to the authority. Kasi pag matinumanon ka sa Ginoo, kung ikaw matadong, matanos kag matinumanon sa Diyos, nagasunod ka man, kag maaron ka mag-submitar sa gobyerno. Not unless ang ginapahimo sa aton against na sa ginsabi sa Bible, pwede na kita sina mag-disobey or dili magsunod. Pero kung dili man against sa ginatukdo sa Biblia, we have to submit, we have to follow. Kahit nga sa 1 Peter, hindi ko na butang ina, in the book of 1 Peter, I think in chapter 3, sabi ni Peter, you have to submit kahit yung hari, yung siraulo. Grabe, pero magsasubmit pa daw. So, grabe naman na submission to. So this is a good reminder to all of us that if we are righteous, if we are good and faithful, we should learn to mag-register din tayo, no? 2021, magkuha kita ng sidula. Ayaw pag-aparabuhain na wala kang sweldo. Depende kasi yan sa sweldo, eh. No? So, dapat ma-register natin kung anong dapat himuon, no? Paningkamot kita na makapag-submitar kita. Lalo na ngayon na nagkigong pandemic, minsan, ano ba, bang kahirap dahil sa bagan, ano ba talaga ang ginapahimo sa ni dahil ba sa kwarta, korupsyon, o ano? Pero problema nila yon. Ang aton part is to submit. Kung may anomalya man, let's just pray. Yun lang ang magawa natin, eh. So si Mary and Joseph, bagamat napakahirap ang sitwasyon nila, mabiyahe kita, pero ginawa nila, nagbiyahe sila. Alam niyo ba na hindi naman aksidente yon na minsan pwede nating tingnan ang mga pangyayari na parang, Lord, buhay ka pa ba, Lord? Ibang, nano kay yan agad nagpa-census ini? Kasi first time yon, eh. Sana, Lord, pagtapos nalang kunta man san akong pagbudos, Lord, minsan mako-question mo yung mga nangyayari. Sila sa inyo parang gano'n, nag-question mo si Lord sa pandemic, Lord, nano mo ini, Lord? Grabe man ang promesa mo sa ako, tapos yan, amo mo ini nangyari? Sabi mo, Lord, makapag-asawa ako 2020. Wara man, Lord. Sino sa inyo, si Ate Daisy? Wara pa. So, minsan may mga situation ba na parang di natin maintindihan. Pero makita mo kan Mary and Joseph, sumunod lang. Don't you know, parang ganito, parang ini si Caesar Augustus, pwede siya mag-isip na, ako yung may control sa buong mundo. Kaya, magpaparehistro ang tanan para makapag-tax ang lahat. Kasi usad na purpose gan sila, pinaka-purpose yung taxes. Secondary na lang yung mga military ano nila. Okay, so pwede niyang isipin yon, pero ang kamatuudan sa likod sina, hindi niya alam, God is in control. Napansin niyo yung bago nangyari ang kapanganakan ni Jesus, Old Testament yon. And Old Testament kag New Testament, may gap ina na wara ang Diyos nag-istorya. 400 years. Kapag inita mo sa Bible mo, iguda sin isadla na papel na wara man inisurat dahil si Lord wara nag-istorya. Ano kayang nangyari, ano? Nakasamaan na wara si Lord nag-istorya? So, naglalabas sin ng mga emperor, no, mga, eto na. Pero si Lord, nagakontrol sina. Di pwedeng magkabaliktadan. Di pwedeng mauuna ang mga Romano kasi bago maipanganak si Lord o si Jesus, dapat control na ng mga Romano hanggang sa iya kamatayon. So, bagaynan, nakita niya ng mga sa stage baga or theater, no? Tapos minsan nagasara ang tilon, wala man ang usap si Lord. Pero sa likod, may inaayos sila. O, ikaw ang susunod. Ikaw muna, ha? O, Roman, sa last part ka na. O, ganun, ginaayos niya yon. O, ikaw, pagkatapos ito, Alexander the Great, ha, ikaw naman, ha? Ayaw, o, naiman, dili ka pa, dito ka. Di ba yung mga ganun? Si Lord, kinukontrol niya lahat yon. Pero, wara kita nababati, sarado ang tilon, pero inaayos pala niya. Okay? Ngayon, nung mabubuhay na si Kristo, di ba, mapakadi na, magpakatawo na,
Romano na naghuyot. Control ni Lord yon. Dili na aksidente tanan. San, tika anak ko na, amo na naman, Cesar Agustos, magpasinsos ka na. Kauna ni Cesar, siya laan may ano, pero control siya ni Lord, dili niya aram. Kasi dili pwede mauuna ang pagparehistro or maurhigay. Aram nyo ba na ang propesya sa Maika, si Kristo Jesus matawo ang Mesaya sa Bethlehem. Not, hindi sa Nazareth. So, kailangan sila makabalyo dito para mabuhay siya sa Bethlehem. Tama? Minsan tingin ta parang di man siguro ni kagustuhan ni Lord. Mali man ini. Joseph, di na kita magkatumaayo ka lang. Ako, kadakusan siyang kunta kung makanak ako na sa tunga. Sa natong biyahe, anong tanala? Pwedeng ganun. Pero God is in control. Wara agad siya paanak ka sa pirakaadlaw na biyahe. Wara. Kita mo nakita mo yun, God is in control. Kasi nga, para maianak si Jesus sa Bethlehem. So it happened. Amen? Sa Jesus katabi mo, God is in control. Relax ka lang. Yan ang maganda pag sumama ka lang kay Lord. Bagamat hindi mo maintindihan, but may protection pa rin. Si Lord bahala, sumunod ka lang. Ito pa nakita ko, yung paano sila mag-submit to one another. Okay? No, yung mag-submit sa kada usad, grabe. Para kang makita na nag-inaway inisinda ng mag-asawa. And the Bible says in Ephesians 5:21, submit to one another out of reverence for Christ. Hindi lang naman babae lang mag-submit. Pati lalaki, there should be a submission to one another, maging sa church, lalo na sa church. Pero verse 22, ang ginkomanda yun nila, wives, submit to your husband. Medyo may diin din talaga sa mga kababaihan. Now, tingnan nyo si Mary kung paano siya nag-submit sa husband niya. Since Mary was righteous and faithful to God, faithful din siya sa pag-submit sa iyong husband. Sino mga Mary dito? No? Na talagang, kung faithful ka mangag kay Lord, are you faithful to your husband or spouse? Yan. Yung submission to your spouse ay napakahalaga. It shows kung gaano ka ka-faithful kay Lord. If you are practicing holiness or getting right, makikita yan paano tayo mag-submit sa bawat isa. So, eto na. O Mary, maparehistro kita. Ha? Ikaw na lang magkanto. Bahala ka. Pwedeng ganun, pero never na nagreklamo si Mary. Along the way, grabe siguro ang sakit sa bubot sa pagsakay sa asno. Aduh, baga na pilasa na ganak ko. Tapos mapahuway o whatever. Pero wara kan makita na nagreklamo ini na asawa. Tama? Sigurado ako kung ikaw may nangyari na, no, Sel, sa isip mo lang. Hirap, di ba? Ito na, pagdating doon sa Bethlehem, kapoy pa, pero kaadlaw na biyahe. Aduh, kainit. Araw mo naman pagbudos, di ba? Parang hindi mo maintindihan kung tika udoong ka o tika hiun o kunano kagbagan. Di man mainit, pero mainit. Pati ulo, di ba? Ang hirap niyan. Tapos ito, naubos mo na ang hotel. Wara. Ha? Wara, sarado lahat eh. Puno na. Ikaw na asawa ngayon, nanong sabihin mo na naman, sabi ko lang ngayon, di nga na kita magkali. Kung kagustuhan ni Lord, ikaw kita sinaturukan, nakiwara, dili ka din kagustuhan ni Lord. Pwede na. Sina sa iyo, nag-away na si Suga Sina. May nakasawa din si mariklamo na asawa. Ikaw ba sa'yo nakasawa din na? Kasi ang hirap, no? Titingnan mo agad kung gustuhan ni Lord, maayos ini, nakiwara kita niya na istalan. Sadi ako din mga anak sini na, kaunan sini na hayop. Dilita na laibutang ang baby, kagustuhan ni Lord. Ini, Mesiyas ini. Mandami mong question. Pero sa totoo, yun talaga ang plano ni Lord. Kaya amin na nakapropeseya. Amo na sinabi ng Bible, yun talaga mangyayari. Pero ang kagandahan kay Maria, submit lagad siya. Wara na to sa ka. Didinala kita. Sige. Warang reklamo. Grabe, ano? Amin mga matadong kag-faithful sa Panginoon. Knowing that God is in control. Aram niyo, tip ko lang sa iyo mga
wives. Kasi napakahirap mag-submit. Naalala ko yung may mga nagpa-counsel na, Pastor, paano man ako mag-submit na? An ako na asawa, oray nakatapos high school, pulpul ina, Pastor. Dili maaram. Paano ako mag-submit? E ako college graduate. Siya, elementary lang. Dili maaram, say. Amo, pero, Mrs., mas dili ka maaram, mas pulpul ka kay ginasawa mo ina. Maaram kagali na elementary na kay ginasawa mo. Hindi, ikaw hindi maaram. Submit ka nala. Kaya nasama mo mana. Amen. Ito lang ang tip dyan eh. Always have to trust God. Believe that God is in control. Tapos ipag-pray mo lang siya. Lord, tagain wisdom man ako na sabah. Lord, my prayer. Itugot Panginoon na kung ano ni mo plano kagustuhan, amo kung taniya pagkadesisyonan. Kasi may magdidesisyon eh. Minsan, iba ang gusto mo, iba din ang gusto niya. Sino masusunod ngayon? Eh, siyempre, siya pa rin. Siya ang tatay eh. Siya ang head sa family. Ito ha, tingnan nyo. Observe rin ang istorya dila. Sa mura pa sila nag-upod, nangusap si Lord kay Mary. Mary, mabubuntis ka. Joseph, pakasalan mo. Opo, Lord. Sa nag-upod na sila, kanino nangusap si Lord? Kay Joseph, hindi kay Mary. Hindi na kay Joseph na nangusap. Joseph, punta kayo, parehistro, opo, Lord. Joseph, punta kayo sa Egypt, may mapatay sa bata, opo, Lord. Patay na si Herodes, balik na kamo, opo, Lord. Kay Joseph, kasi siya ang tatay sa pamilya. Kaya ikaw, ang prayer mo, Lord, sana susunod siya sa'yo, kasi si Lord hindi magkakamali. So, eto na, nag-pray ka na, i-interest mo kay God. Lord, you are in control, hindi mo kami pababayaan. Kung ano mang desisyon ni husband, agree ka na. Kasi pinag-pray mo yun eh. Pag sabi ni Joseph, masinsos daw kita. Ha? Sabi ko, dili na lang gani. Hindi. Wala siya nagami na. So kung ano ang desisyon niya, yun ang kagustuhan ni Lord. Let's go. Tama? Sabi naman ni Lord, punta sa Egypt, bangon kita. Tungang gabi, may kala ako nakaparpanudo piraw. So, let's go. Sabi ni Lord, okay. So let's go. Sabi pala ni Lord. Diba? Ganun siya ka submissive because Mary knew that God is in control. Yun lang ang pwede niyo himuon para relax ka muna. Aram niyo ba na there is blessing in agreement? Because you are one, mag-asawa kayo. Sa Book of Psalms, igwadida singin sabi baga na how good and pleasant it is when brethren dwells together in unity. And then in verse 2, it talks about harmony. Na there is peace, there is joy. Kasi pag ang kanta baga, pag nagkarantahan na inan, waran balag. Harmony yun eh. Yung bang may alto, may tenor, may soprano. Wow, kaganda. Pero pag may balag dida, na naman ina, sira mo. Kabalag-balag mo, dili nakabot sa langit. Di ba, makabaradli or walang peace. Eh. Kasi walang harmony. Kasi, pag may unity, may harmony daw, masaya, masarap. Masarap pakinggan. Tapos verse 3, pag may unity daw, there the Lord declared the blessing. Diba? There the Lord commanded the blessing. Okay? Kasi nga, may blessing ang nag-a-agree na mag-asawa because you are one. There is blessing in agreement. So, ayun, submit lang. If you submit to God, then you submit to your husband. Amen. Oh, ito naman, makita man natin kung sing ano kamatadong kag nagasubmitar si Joseph sa Panginoon da tanan na ginasabi ni Lord, ginahimo niya. Okay? Tapos, makita mo rin, since warang reklamo si Maria bisan jutay, it proves that Joseph is really, ano ba, responsible enough sa pag-care sa niya wife, sa pag-care sa bata. Napaka-responsable niya. Kasi wara ka rin mabasa na naghihinanap si Maria, ay naman ito na akong asawa. Uy, gabi na wala paghihapon nag-uli, bagalaking soltero lagi hapon. Sino sa iyon mga nasasabihan sina? Insugo la pagbagal sinsura o nagbasketball anay. Gutom na ni asawa. So pag-uli, away na naman. Yung kasi nga, irresponsible man. No? Pero dito makita mo kung gaano si Joseph ka
responsible. Warang reklamo si Maria bisan jutay. Tama ba? So, ang pagdumaran niya as leader, makita mo. No, he was able to lead the family well. Tama? He leads and he of course lover din siya. Grabe mag-care kan Mary. Grabe mag-care sa iyang mga anak. Mga tatay na kaupod ko, mahalaga na atong desisyon. Pag mali ang atong desisyon, dili kagustuhan sa Lord, pwede madamay ang atong asawa, ang atong mga anak. And also, yung next generation, mako-confuse na naman sila. Kaya, I had an opportunity na mag-share some words sa mga teachers, mga head teacher sa Aruroy District. Pero dun sa Placer, ang layo sa the siblings. So, nag-share ako doon, and sabi ko, minsan yung mga teacher, sabi nila, walang mag-cheat, ha? Walang mag-cheat. But there are many teachers, they cheated their wife. Kasi nga, nakaka-confuse pa rin. You're teaching, pero confusing. Kasi hindi mo naman ginagawa yung sinasabi mo. Anak, ayaw pagkasigarilyo, ha? Ako lang. Hindi rin na mapakita sa iyo. Pag wara ka, titirahon pa rin yun. Kasi ginagawa mo eh. Naku-confuse. Dapat, pares kita kan Joseph. Kung nang sinabi ni Lord, amo man dapat ang natong himuon. Makikita na sa natong mga anak, di sila maku-confuse. Nakasalalay yung next generation. Daling sirain ang unity sa family. Pasahin niyo ang Bible. Sabi ni Lord, when there is unity, there is power. Nothing na pinaplan out nila na hindi mangyayari. Mangyayari kasi united sila. Di ba? One in language. Alam niyo yun? Genesis 11 yun eh. Verse 6 yun. Pero paano burulagon? Madali. I-confuse mo lang. Yan ang ginawa ni Lord. Na-confuse. Ah, bagsak na ang Tower of Babel. Tapos ang usapan. Kaya, nanong kinasisira ang family? Naku-confuse. Iba man ang nasabi sa nama, iba man ang nahimo. Mahal daw niya niya asawa, pero namang kay igwa man siya sin iba. Taindagdagan ko man lang. Pura man balyuhi. Ayop. Paltukan. Pura man nagsabi sa Bible, love one another, really love another one. Di ba? Daming ganun, nahu-confuse talaga. So, amo po ina na, aram niyo ba ang iba naging homosexuals because of yung away sa mag-asawa? Resulta din yun eh. Daming ganun. Kaya sino din, pares kan Mary and Joseph, masunod. Submit lang kay Lord. Pag nag-submit kay Lord, we'll be able to submit to our government authorities and then also to one another sa pag-asawahan. So, tandaan nyo, kung wara mag-submitar si Joseph kay Lord, no? Na Joseph, darain na sa Egypt kay ang bata, may mapatay sina. Kung si Joseph magsabi, opo Lord, next week na lang kay kakapoy pa man. Ta, daka pagkaaga si Tuada naging sugo ni Herodes, patay sinda. E pag sinabi ni Lord na now, mismo yan na, yan na. Ay na pagpadugaya, ay na pagsasabi, next year na lang, Lord, dililaan na isan na tuig, ha? Hindi, pagka may word si God, ganun pala yun, ano? So, buti na lang nag-submit siya. Paano kung wara man nag-submit si Maria? Kakapoy man sinadyo, karunayo sinan na Egypt. Hariyo pa yun na sinan na pag nasarit pa ka ni Jerusalem, yan pa Egypt na lugog kita. May pati kung may airplane, di ba? Idro, sabi sa mga bata dito. E wara. Bahala ka, ikaw na lang. E bata pa kita. Buti na lang nag-submit si Mary. Kung wara, delikado ang bata. Amina niyan. Kung ang mga ginikanan, di limara mag-submit sa Diyos. Ang asawa, di limara mag-submit sa husband. Kita mo nasisira. Nasisira. Yan na. Aram mo, dako na problema sa aton lugar. Dahil sina. Ang dili pagsunod sa plano sa Diyos, kag ang mga asawa man di nag-submitar sa husband. Sigilan question. Waran mangyayari. Kaya ang mga anak, amo man ang nangyayari, sirira man. Pansin ninyo sa Bible, ang command sina, Ephesians, Colossians, aday na, husband, love your wife.
your own wife. Kasi iba na wife ang gina-love. Okay? Tapos sa masunod sina, wife, submit to your husband. Kasi nga, mahirap naman mag-submit ang wife kay ang husband, di man namuot. Iba naman naging kamutan. E di ang mga asawa naman, masubmit ba ako sa imo? So sira na. Tapos, ang masunod sina, children, obey your parents. Kaya ano, habon na sila mag-obey. Ano nga, iba nang kamutan ni daddy ko? Di man na si mama ang namutan niya, tapos ma-obey pa ako? Sira na. Ang mga bata, confused, hindi na rin magsasubmit, hindi na rin mag-obey sa parents. Pero binalik ni Paul na, kung mali man si husband mo, ayaw na pagdagdagi, mag-submit ka lang kay hapon. Tapos sa mga anak naman, mga anak, kung mali man si tatay kag nanay nyo, pabaila sinda, ayaw pagdagdagi. Naki, kung mali sinda, mahimo ka man mali. Sinda lang ang magkamali ka mo, honor your father gihapon, kahit dili sinda mga maayo. Yun yung pagkasurat ni Paul. Napansin niyo ba yun? Kasi it will really destroy families and society. So ang banat, kung habo man hindi magbago, ayaw pagsirari mo buhay. Keep on obeying God. And so, honor your parents. Ganun pa rin siya. So sila yung gusto mo ayusin mo sa rin na 2021, they start submitting to your husband. Kahit sabi mo, paano man pastor, ang husband ko, baga nang iguman siya iba. Problema niya yun. But if you obey God, you submit to your husband. Hirap, ano? Bagan ang mga asawa na babae, bagan na mundo. Hindi naman. Okay. So, pero mga kapatid, ang ganda ng word natin ngayon, it really reminds us, kasi mahalaga ang pamilya. Sino dito sa inyo, mahalaga ang pamilya? So, kung gusto nyong maayos ang family nyo, ayaw na pagdagdagian mali na ginhimo ninda. Let's just simply submit to God, obey God, be faithful to God, do what is right, then si Lord ang bahala sina. Sino dito ang pares kan Mary and Joseph na susunod lang kay Lord kahit hindi mo naintindihan? Ha? Susunod ka pa ba? Sasamahan mo ba ang hari ngayong 2021? How about you? Now, balikan natin yung passage natin. Ito yung gagawin natin. Ito yung word kay Mary and Joseph, which I believe ito din yung word sa atin ngayon as we leave 2020 and leave. Kag mag-star naman sa 2021. Ito yun. Ang ganda ng passage ito. Balikan natin ha. Now one day had departed. Oh, may nag-depart talaga. Sino dito ang ready na to depart 2020? Are you ready? Ito daw yun. Ito yung word. Ipander natin to. Behold, an angel of the Lord appeared to Joseph. Oh, appear ano yung sa katakin mo? Appear. Biblical pala yung appear. Oh. So, nag-appear kay Joseph. Hindi yung ganun. Ha? In a dream. Nagpakita, nag-istorya. Ang sabi, arise. Yan ang unang word. Pangalawa, take the young child. And his mother, kasama ang family, oh, flee to Egypt. Yun ang pangatlo. Flee. And then pang-apat, and stay there. Doon sa gusto kong andun ka until I bring you word. For Herod will seek the young child to destroy him. So may apat na word, action word, na aton ipander and render. Sabi yun, act upon. Okay, sabi yun, gawin natin, hindi lang ipander lang naton. Siyempre, ato na na ini ipander, nanong ko sabi yun sa ni, kag nanong ginapahimo ni Lord sa akon sa ninaupat, hain kaya didi. No, ininaupat na word. Kasi yun ang word kila Joseph. Joseph, arise. Take the child, flee to Egypt, then stay there. Wait until such time may word na ako na bumalik. So yung stay is also the word wait. Apat yon. Ito yung ipapander natin ngayon. Una, the word arise. Bakit arise? Kasi nga, literally, tulog sila. Kaya nga nina dream, nag-appear. So, turog, nakahigda, or naka-relax, naka-whatever. So, nag-appear an angel, nag-istorya si Lord sa inda, arise. Get up. Sa iba na translation. Sino dito sa inyo, baka may word si Lord sa iyo ngayon na
Anak, tumayo ka na dyan. Kadukay mo na didalaki na kaparaingkod ka la. Warang nangyayari, katamad-tamad mo. Ikaw pa naman ang tatay, no, di ba? Parang, get up! No? Magpakalalaki ka na. O, alagaan mo na ang family mo, kaya, arise! Dilikwaran ko na anong ginasabi sa imo ni Lord Sina na word. Maybe, tagal mo ng Kristiyano. Kaingkog ka lagi hapunda. Magwantuan ka naman. Di ba? O kaya magbulig ka naman sa gawain sa church. Ganon. Maaring ganon. Arise. Or get up. Tumayo ka na. Magpakalalaki ka na. Ganon. O nano pa yun na bagay na ginasabi ni Lord, get up, arise. Or probably, maghimo ka ng balay siguro. This 2021. Kasi yung word na arise is kasama sa meaning yon na pwedeng mag-arise na building or bahay. Wow! Arise and mag-ila ka na, anak. Sobra 30 ka na. Eh, trabaho ka naman. Maybe ganun. I don't know. Pero just ponder that word. Lord, anong sinasabi mo dito sa akin? Ano bang area sa buhay ko na parang tulog pa ako? Parang pag-abot sa finances, puro ka waldas. Hanggang kailan ka, anak, puro ka ganun. Wala kang naiipon. Maaring ganun. Yung bang mamulat ka naman. Ingon pa sa akong lula, siging. Kinasiging mi sa una, kaya kanabi itong hiloton mi niya. Nakasuway mo, anak. No? Mahilig sa ganun yung mga ano, yung Bisaya. Eh. Dapat kasi mamulat ka. No? Sino sa inyo may word si Lord na parang God is pushing you na tama na yan. Tama na yun, nanay mo pagkabarumbado. Tama na yun, nanay mo pagkawaldas ang kwarta para taya mo lang sa loto. Oh, sayang. Di ko alam kung ano na area, but the Lord is waking you up now. It's time. Alright? Arise. Pangalawa, take the child, the baby. Ano yung pinapasabay ni Lord sa imo sa nina 2021? Now, of course, Jesus Christ di na nag-represent san iya presence. Of course, ayaw paghali. Sumama ka sa presence ni God. Or take Jesus with you this 2021. Huwag mong iwanan, Lord, da kanala na yan. Pasensya la. Dililagan na yan kung masimba sa nina 2021, Lord. Kung ano yung magbuot. Or take the vision. No? Sino dito willing mag-take sa challenge na ipapagawa ni Lord sa 2021? Okay. Take the purpose and vision. Take the challenge. Ano mang mga magandang bagay na sinasabi ni Lord, dalhin mo. Of course, yung pamilya mo. Sino dito ang gusto mo madara ang pamilya mo kay Lord? Kasi sabi dito, take the child with his mother. Sabi ng ganun, eh, family yun. Take your family. Keep on praying. Don't stop. No, okay, dalhin mo yung anak mo, dalhin mo yung asawa mo. One day, Lord, madadala ko sila. 2021, Lord. Dalhin mo. Kay may ma-destroy, kung dili mo madara. Dalhin mo sa Panginoon. Okay? Di ko aram kung ano yung naginapadara ni Lord. And of course, anumang magagandang bagay na dili makasira, dalhin mo. Amen. Take. Sino dito unwilling to take the challenge, di ba? Prayer and fasting, 21 days sa January. Oh, grabe. Sino dito ang willing to take the offering? Ah, grabe ito. Challenge na naman ito. First fruit, best fruit offering. Hindi to. Alam mo, ang daming mga magagandang mangyayari next year. Excited ako. No, meron tayong conference, a soul conference or conquest. Okay, 2 days. First half of the year. Second half, meron tayong conference para sa men and women's conference. Para push natin yung pagiging tatay, pagiging nanay, yung family, para maayos natin. Okay? So, daming challenge. Isa sa plano natin sa Soul Conference sa April, magpabunot kita sin sarakyan para sa aton pastors. Sa soul. Wow! Diba? Of course, yung may congregation talaga na pastor, ano? Yung talagang legit nating mga pastors. Kahit isa lang muna para at least every year may pastor na nagkakaroon ng sasakyan. Wow, grabe. Sinong willing mag-seed dito, di ba? Oh, ani man to, ang ganda. Exciting to. So,
Sinong sasama sa 2021? Pero ang pangatlo ito, flee to Egypt. Gusto mo yun, may mapatay dito. Ano mang mga bagay na sa tingin mo makakasira sa iyo, iwanan mo na yan. Or iwasan mo na, flee. Sa Bible, pag sinabing flee, flee from temptation. Take heed. Be careful lest you fall. Is there mga bagay this 2020 na nakita mo, alok ng alok sa'yo, encourage ng encourage sa'yo mo, pero aram mo makakasira? Sige na, utangan na ini. Sige na, Lord. Diba? May mga bagay mga dapat mo iwasan. Iwasan mo na. Huwag mo nang dalhin sa 2021. May nagapara para ano ba sa imo? TikTok sa imo? Nagatuktok? O nagakulit na aram mo, crush pa rin kita. Kahit may asawa ka na. Diba? Yung mga dapat iwasan, ano? Flee. O sa mga kabataan, yung gadget ba? Or ina ba na pagiging addict mo sa television or cellphone? Baka sabi ni Lord, anak, iwanan mo na yan sa 2020 kasi it will really destroy you. Puro ka na lang cellphone. Pamayhon mo, baga ng cellphone, baga ng pindutan, baga, no? So, yung bang too much time ginahatag mo rida, it will really destroy your future. Pati yung mind mo masisira. Yung puro ka ML, yung ganon. Flee. So, when iwanan mo na, mga kapatid, dili ka makaabot sa bago na lugar kung wala kasing iiwan. Tama? Parang ganito na lang. Dili ka makaabot di. Kung wala mo bayain iyo balay. Wala mo bayain ito na imo idok dito. Kaya ka nakaabot di. Amo man, na kung gusto mo mag-move to the next place or move to the other place, you have to, ano, leave something. May iiwanan ka talaga, whether you like it or not. Ano kaya yung mga dapat mong iwanan? Sino ditong kaya mo na siyang iwanan? Diba? Aram mo naman na may dapat yung iwanan. Ang tanong na lang, iniwanan mo na ba? Oh, mukhang, oh, may time pa. Wala pang, anong pitsa yan na? 27, 28, 29, 30, 31. May apat pa na araw. Oh, sino dito? Iiwanan mo na ba siya? O isama mo pa rin siya? Pero kung mali man, huwag mo nang isama. Wrong relationship, huwag mo nang isama. Iwanan mo na siya. Kablitan mo katakin. Iwanan mo na yan. Ha? Flee to Egypt. Yan ang mga bagay na kasira. Iwanan mo na. Okay? An utang, bayaran mo na. O kaya patawarin mo na siya. Yan ito. Dumalay na. Kung nakakapasakit siya, rin niya kaya bayaan. Sige na lang. Patawada na ina. Kasi magiging hadlang lang yun eh. Daradara mo pa rin sa 2021 pag ada naman, kapatid ka yun. Nakakasira yun sa imo adlaw. Kaya let go of the past. Alright, then last word is the word stay. Baka may mga sinabi si Lord naman sa imo na ayaw paghali. Stay where you are. No, kung ano yung lugar na sabi, o dida ka, edi stay muna. Bawa, Lord, mag-aasawa na ba ako? Stay single muna, anak. Okay, sige po. May nalungkot ba? 2021. No? Pero sabi naman ni Lord, arise. Okay, sige. Diba? Amen. Ganun lang yun. So, yung require mo namin na mag-stay ka dida. Of course, pagkakagustuhan ni Lord, then stay there. No, ituloy mo ang imo devotion, pagbasa ng Bible, pagpipray, pagpapadisciple or pagdidisciple. Kasi yun yung sinabi ni Lord eh. Ano mang command ni Lord, then stay. Stay in the presence of God. Ano yung tama, tindugi. Magpabiling ka dida. Okay? Pagpabiling ka sa imo asawa. Pabiling ka sa imo husband. Pabiling ka sa iyo family. Hindi mo pwedeng balyohan ang pamilya mo. Yun na talaga ang family mo. Di ka makakapili. Sino dito mag-i-stay pa rin sa family? Amen? Kaya pabayae. Ikaw ang gagamitin sa Diyos sa pagbabago sa iyo pamilya. Alright? So, ganun. This year, as we end this year, stay strong and healthy. And of course, sabi nga ni, finish it not just strong but right. Finish this year strong and right.
matadong kag matinumanon kita. Like Mary and Joseph. So ano yun? Yung arise, mga tatay, it's time. Maging tatay talaga tayo sa family, maging husband tayo. Provider, leader, and lover. Okay? Tapos, take. Anumang mga dapat natong darhon na natong family, take the challenge, minsan take the word of God, take the commands of God, the promises of the Lord. Yun, panghawakan natin yun. Then flee. Iwasan mo na, o kaya tama na. May mga nanay, tama na ang pagpareklamo sa husband. Submit. Amen? Okay? So, kasama yun, iwanan na natin yan. Then stay strong, stay in love with your spouse. Encourage naman ang mga single mag-asawa ko. So, pag-pray ka mo, mag-pray si Mayos this 2021, malay mo, amo na ang kagustuhan ni Lord na mag-asawa ka mo. Pwede si Ate Lisa, grabe. Hanggang ngayon, thank you, Lord. Ang sarap pagkakagustuhan ni Lord, no? Tamang panahon, tamang lalaki. No? Kaya wag mo madali. Stay, sabi nito, until such time na may word na ako, amo ka na maghiwag, amo ka na magmukuli. So, ang ganda. Meron tayong word, apat na word para sa pagsunod sa 2021. Amen? So, let's pray. Father, thank you for your word. Thank you, God, for reminding us that we should remain righteous, holy, and faithful to you no matter what, O God. Lord, I thank you sa kan Mary and Joseph na rin example sa amo. Hinaot, mairog namon, Panginoon. Na dili kami magapara-reklamo sa imo, dili kami magareklamo sa amon, may authority sa amon, maging sa spouse namon o kanino pa man, maging sa leader sa church. But help us, Lord, to simply trust in you alone and submit to you, O God, as we submit to the higher authority over us. Lord, I pray, ininaim mo word, naging sabi mo sa Bible, ako na ipag-pray sa imo mga kanakanya. I pray that their love, your love will overflow more and more, and that you will keep on growing in knowledge and understanding. For I want you to understand what really matters, that you will live pure and blameless lives until the day of Christ's return. May you always be filled with the fruit of your salvation, the righteous character produced in your life by Jesus Christ. For this will bring much glory and praise to God. Lord, this is my prayer to your people. And this, as we end this 2020 and enter 2021, every aspect in their lives will increase, will grow, and bear fruit. I declare breakthroughs in the name of Jesus. And Lord, as they ponder your word, sa mga maabot na adlaw, we will ponder your command, rise, take, flee, and stay. Lord, Holy Spirit, teach them, guide them. I pray for revelation. I pray for conviction in the name of Jesus. Father God, I declare your shalom. The shalom of God, nothing missing, nothing lacking, nothing broken. In the mighty name of Jesus, I pray. And everybody say, Amen. Amen. Praise the Lord. God bless. Salamat sa mga nanood. Inaasahan naming mas makasama pa kayo ngayong 2021. Salubungin natin ang bagong taon ng mas malakas, tama at mas may pagtitiwala sa Kanya. Mag-like at subscribe sa ating Facebook page at YouTube channel, Soul Harvest. Happy New Year!